Good morning po sa inyo lahat. Ito po ulit si Elios Goldfish. Yes, Goldfish po ulit, nagbabalik. So, ngayon, panibago na namang episode ang ating bibigay sa inyo na update. Okay? So, kahapon kasi, naglipat tayo ng ating mga ating gapi. Ano? Ito yung sinasabi ko nung last video na nag-update ako sa mga selection at gapi natin. Ayan sila. Ito yun naman, oh. Puting-puti. Diba kasi yung view ng side view saka sa top view? So, ayan yung katangian ng ano. Half black pastel. Meron siyang white, green, saka blue. Yan talaga yung tunay niyang kulay. Tapos yung mga ito parang may skin ng ano, snake skin sa ibabaw top na parang itim. So, napapansin nyo, bakit ko dito inilagay ito? Nasa 5 gallons to kahapon eh. Kasi, hindi ko inaasahan ng itlog. I mean, hindi pala ng itlog. Nag-drop siya ng ano, mga babies na isda. As in, isda na siya. Kasi ang guppy, hindi to ano, nanging itlog. Diretso na siya na ano, isda. Ito siya. Ayan! Ayan sila. So, ang dami rin nito. Nice! Siguro mga 20 plus. I think 20 plus to. Yung mga nirelease niya. Yung mga guppy. Guppy babies. So, kahapon lang kasi siya na gano'n na nakita ko siya na nag-drop. So, wala pa kami papakain. Meron pa kasi akong mga natirang eggs ng baby swim. Check natin. Hello. Ang sikit na lang. Ang dami, oh. Ano? Wala. Ayan. Hindi masyado makita. Ang dami raw kasi. Pero sa top view, makikita lang yung top view. Ayan, top view natin, top view. Ayoko nang bilangin kasi marami na naman talaga ito. Hindi ko alam kung sino dyan ang sa tatlo, sa female ang nag-release. Ayan, ayan. Ganda. Tapos, dito naman sa ating, makita nyo, buwas na yung ating mga tubig kasi naglinis ako. So, nag-update naman ako, nakita ko naman malalaki na sila. Ayan, malalaki naman sila. Kaya rin top view. I think pwede na to mailipat to sa malaking tank para naman ma-develop yung skill nila sa swim, yung fins, syempre yung body, para makakain sila ng mga algae, mas lalo ma-enhance yung color nila at body. Ayan. So syempre lilinisan muna natin to. After natin malinis to, ang ganda. Ililipat naman natin ang ating breed na pangalawa
second batch na breed para ilipat natin dito. Pero lilinisan muna natin to. Pakita ko sa inyo yung isang batch. Taren! Ito na po. Ito na. Ito yung ano, second batch. So, mapapansin nyo, walang kulay siya. Tanggalin natin yung rator para makita natin yung maayos. Ayan siya. SBST din to, kaso nga lang, ang pinaris natin dito yung kaliko. Ayan, kaliko. Kaya, iba yung ano niya. Shape niya. Mayroon ding SBST na nilabas. So, mayroon ding mid-tail. Medyo may pagka long body. Tapos, sa ikon naman na dito, meron ditong na-ibrid ko na nakasalang pa. Pang one day pa lang niya ngayon. So, siguro, mga ilang araw pa, mga dalawa, lilitaw na to dito. Kung sino yung mga nag-hatch. Ayan, ayan. So, nakakatuwa, no, kasi ang dami nating, ano, na nabubuhay or na ibibreed. So, magseselect tayo dyan ng mga klase ng pwede nating gamitin materials. So, yun lang. Update natin ngayon lang, ngayon lang. So, gutom na yung atin. Minanda ako dito. Bali, ito ay sa Koi King. Ito yung bago natin napakain. Koi King. Nalaglagay ako dito ng ano, ng floating top, floating pellet. Tapos, mayroon siyang vitamins na nilagay. Ayan. So, mga gutom niyo eh. Na sila. So, yun lang. Ito ang tapusin ang ating video. At aking tatapusin muna aking ginagawa. I-flex ko lang sa inyo. I-transfer ko lang yung mga ating mga isda. At magpapakain ako. Peace out!